Magandang araw mga kapatid. Maraming salamat sa Diyos at meron na naman po tayong pagkakataon para makapag-vlog. So, ang gagawin po natin ngayon, ituturo ko po sa inyo kung paano aktwal na maglinis ng ating power circuit. Eh, linisin po natin yan. Tsaka sasagutin rin natin yung tanong kung bakit yung iba daw ganito. Wala namang adjustment. Yung iba may adjustment. So, tignan natin kung ano mangyayari pag in-adjust natin yan. Try natin sagutin yung tanong na yun. So, kung interesado po kayo, watch this video. Okay mga kapatay, check muna natin kung gumagana nga yung power piston. Ayan. Ayan mga kapatay to. Ay, gumalaw. So, linisin na natin. Tanggalin natin to. Driver. Ayan. So, kaya hindi siya gumagalaw. Madumi siya. So, yung pinanlilinis ko dyan, cotton buds, tsaka lacquer thinner. Cotton buds. And lacquer thinner. Lang natin yung konti. Lang. Kailangan sundutin din natin mga butas ito ng guitar string kasi baka kaya hindi kumagana parado yung mga butas. So, dito na ito tatansan to yan. Yan, kita nyo ba yung mga katad yan, butas na yan, ayan parado, naku may para may pinutula ko ano eh restricted eh, yan smooth na syang ano talagang ginagano, may para talaga. Tapos, sprayin natin ng carb cleaner yung mga butas na to. Ayan, yung butas na to. Tsaka yun, ito. So, gamit tayo ng carb cleaner o yung ating DIY carb cleaner. O, ayan. Gawin natin. Yan, mura lang 50 pesos, 60 pesos lang lacquer cleaner. May carb cleaner ka na. Pagkatapos natin mabugahan ng ating DIY carb cleaner, bubugahan natin ng compressed air. Sa paglilinis naman ng ating power piston, gumagamit ako ng 1,000 na liha. Ayan, 1,000 liha. Para mas smoothen lang siya. Huwag yung magaspang mga kapatid at magkakasingaw yung ating piston. Inipis na siya masyado. Kaya 1,000 lang. At saka wire brush. So, well, linisin nyo lang siya, ganyan. Tapos yung mga kung may dumi-dumi dyan,
i-brush nyo lang siya. So ako, ginagawa ko naman, dahil meron naman akong electric drill, binabala ko siya sa electric drill. So yan mga katalan, ilis na. So, pagliliha, halos nakadampi lang sa ibabaw ang ginagawa ko. Hindi, huwag nyo ididiin. Para ano lang, baga malinis na siya, mapalish. Mapalish lang siya. Ngayon lang po mga kapatid. Sa spring naman, kahit punasan nyo lang siguro or mamatay ng wire brush. Wire brush na lang natin. Para tanggal yung dumi. After natin malinis yung mga parts, pwede natin buuin. So, pag kakabina natin siya, kailangan gumamit tayo ng grasa. Grasa. Yan. Ginagamit ko dito is dielectric grease. Dielectric grease. Pero wala naman kayong ganito. Ito, ordinary grease na lang. So, ito yung original niya na spring. So, mapapansin nyo mga kapatid, galing po ito sa iba't ibang carburetor, carb. Mayroong mahaba. Ito mahaba. Pero ano lang yung tension niya, malambot na malambot lang. Ito naman, mas maiksi dito, pero mas mabagsik siya ng bahagya. Ito naman, pareha sila ng tension, kumbaga, pero ito mas maiksi. So, yan. Tingnan natin kung bakit ganyan siya. So, try natin ikabit yung original ito. Yung original na nakakabit. So, tagyan natin yung ano, sakit na. Spring. So, lagyan natin siya ng grasa. So, gaano pa kadami dapat kunin nyo itong yung well yan yung sa gitna sa space sa gitna. Lagyan nyo yung space sa gitna. Lagyan yung kadaan. Kasi pag walang grasa, di siya malulubricate. The same time, nakakaganda rin siya ng vacuum. Mas naihigop ng vacuum ang ating power piston kapag may grasa. Kumbaga sa tatakpan yung mga spaces dito. Hindi siya nagkakaroon ng vacuum leak. Naihigop niya ng maayos yung ating power pistol. Kaya lalagyan lang natin. Iikot. Tingin natin ang screw. Test natin ngayon kung gagalaw siya. So, ngayon po mga kapatid, ilalagyan ko ng vacuum signal. Ayun yung gumalaw. So, ayan po mga kapatid, ginawa ko, ayan, nilagyan ko na ng vacuum signal, umangat na siya. Pero nilagay ko siya dito sa aking special na carb na kinati ko para makita ko kung gumagana yung ating piston. Ayan, nakaangat na po siya dahil nasa vacuum. Ngayon, nakaangat po siya. Ganyan ito yung adjust niya sa ibabaw. Ngayon, tingnan natin mangyayari pagka eto, iikot ko na iikot yan. Tingnan natin kung ano mangyayari doon sa piston.
Ayan. Ayan. Tingnan natin kung ano mangyayari. Nakasaganda siya. Yan. Kahit isagad mo to at meron siyang engine vacuum, ayan, nakaangat pa ng konti, ilang millimeter na lang yung ano, yung kawa niya. Tatanggalin ko yung ano, yung vacuum. Ayun, nakita niyo tong bulak siya. Wala namang kaso kung isagad natin siya tong ating adjustment sa ibabaw. Ayan, fully closed na po yan. Parang sarado na ko yan. Tinagad ko na. Makakawang pa rin siya ng konti sa ating power piston. So mga kapatid, sa time na ito, alam niyo naman na kinabit natin na spring ay yung malambot, hindi yung kanyang original. So, kita nyo yung naging epekto, hindi siya gumalaw. Nang naglagay tayo ng malambot na spring, gumalaw siya. Kaso, ito lang ang titingnan yung maigi. Pag naglagay kayo ng malambot na spring, ayan, ewan kung nakikita nyo. Ayan, kung nakikita nyo. Nakulubog pa ng konti yung ating piston. Yun naman ang problema. Kulang naman sa tension para itulak may yung ating power piston. Ayan, no? Meron pa konti. Yun naman ang problema. Pag-alain na tulit. So, kapag matikas yung ayaw niyang gumalaw, pwede nating bawasan yung ano, yung spring. Yung tension ng spring. Kaso iingatan niyo lang na huwag kayong mapasobra ng bawas ng spring. Dahil ang mangyayari naman, hindi niya may open ng gusto itong ating power valve. Hindi niya naman may tutulak ng maayos. Dapat niya may sasagad niya yung maigi yan. Pag maglalagay ko yun ng malambot na spring. So mga kapatid, na-adjust ko ng sagad itong ating adjustment screw sa ibabaw ng air horn. Nakasagad po yan, fully closed. So lagyan natin ng vacuum. Ayan, mangat na. So mabagal lang to mangat mga kapatid, pero pag ito naka-directly nakakabit sa ating makina, mas mabilis siyang umangat. So yan, nakita nyo mga kapatid, nakakawang po siya. So kahit isagad mong ganyan yan yung ating adjustment, pag yan inilagyan ng vacuum, gumagana na maayos yung ating power piston, gumagalo siya ng maayos. Yan, kita nyo. At idling talagang zero, walang pumapasok na ano dyan, gasolina dito. Hindi siya nagbibigay ng gasolina. Nagsusupply ng gasolina sa ating primary at secondary, yung ating power valve. So, compare naman natin sa ano, pag i-open natin to, tingnan natin kung ano mangyayari. Mga 4 turns. Fully close. 3.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4. Ayan, nilagay ko sa 4. Oh, tingnan nyo mga mga kapatan. Ayan, nakabuka siya. Laki ng gap nang in-open ko to. Siyempre, iniluwagan natin, lumaki yung gap. So, tanggalin natin yung vacuum. Ayun. Lagyan natin ng vacuum.
mukha na siya. Ang nakita ko lang pagkakaiba sa dalawa, pag in-adjust natin to ng sagad at saka sa 4 turns o 3.5 turns, so mas mabilis yung reaction. Kasi maliit lang yung clearance eh, yung gap eh. Mas malapit yung ating power piston sa power valve sa sarado. So mas mabilis yung reaction time niya. Makakapag na mag-open itong ating power valve. Unlike ng malayong ganyan, yan, nasa 4 turns ito eh. Malayo yung, so may delay ng konti yung pagbibigay ng may delay sa time na pagbibigay na delay ng time para mapush ng ating power piston si power valve. Dahil malayo siya. Ilang nakikita kong ano dyan, difference. Ngayon naman po, sa experience ko, pagdating dito, usually applicable to sa mga maliliit na power jet. Halimbawa, 50. Ngayon, pagka nangyayari, pag tumudulo ka, at nakakaramdam ka ng halimbawa sinisinok siya, parang kinukulang sa gas, ayun. Pinipiit ko to clockwise, pasara para ma kumbaga parang para lumaki yung size ng ating power jet. So para magkaroon agad ng supply ng gasolina sa ating power valve. So, yun ang tingin kong pagkakaiba ng meron nitong adjustment screw sa wala. Kasi yun sa wala, automatic, gusto yung dagdagan pa ng parang size yung ating power jet. Eh, kailangan automatically, ano siya, ito pala yung may sara. Ito yung may butas. So, kailangan, pag ganito, obligado kayo na talagang palitan na yung power jet. Unlike nung may ganito, may adjust mo pa yung size niya, masasakal mo sa power jet yung ating power valve, o gusto mo pang aryahan pa ng gasolina, pwede. Yun ang purpose niyang ating screw, adjustment screw sa ibaba nating air hole. So, yan po ang aktual na paglilinis ng ating power circuit. Kung gusto niyo namang malaman kung ano yung purpose niya, ano kahalagahan niya, at ano bang mangyayari kapag hindi fully functional yung ating power circuit, panoorin niyo na lang po siya sa aking recent na video. Ito po ang inyong Kuya Makel saying maraming salamat po. Maraming salamat sa Diyos.